Kamusta mga kahabi? Welcome back sa aking aviary. Sa video na ito, gusto ko lang pag-usapan yung usaping maganda bang gawing business ang bird keeping. Siguro hindi naman lingid sa kaalaman ng nakararami na ang bird keeping, ang pag-aalaga ng ibon, maganda rin siyang gawing business. Actually, 80% ng kakilala ko na nasa bird keeping industry na nasa bird keeping hobby, ginagawa nilang profitable yung hobby nila. Tinatawag din na hobby business, no? Hobby and business at the same time. Kung ikaw ay true hobbyist, maganda tong business na to para sa'yo. Kung talagang mahil ka sa ibon, tapos sa larangan ng pag-hobby, gusto mo na rin isabay yung business sa pagbebenta ng ibon, okay din yun. Maganda rin siyang source ng income. Inuulit ko, kung ikaw ay talagang fan or bird lover. Kasi maraming kasi mga newbie na porke nalaman nila na magandang source ng income or magandang gawing business itong bird keeping, pinapasok na nila agad dahil sa umaasa sila na magkaroon ng mas magandang income through bird keeping, na minsan nakakasama sa overall industry ng bird keeping. Kasi maraming mga newbie na meron silang budget, meron silang pangkuhunan, kaso kulang yung kaalaman nila sa pagpasok sa ganitong business or sa bird keeping na business. Marami sa kanila porque kaya nilang bumili ng magagandang ibon, pinapasok nila agad in hope na magiging easy money. Kasi oo nga naman, bibili ka ng ibon isang pares, tapos sabihin na natin mag-aanak sa'yo ng lima agad. So dun pa lang sa dalawa na inanak, bawi na yung puhunan mo. Tapos dun sa tatlo na other na inanak nung ibon mo, yun na yung parang pinaka-income mo. Siguro way back mga 2015 or mga older pa, nung konti pa lang yung nag-aalaga ng ibon, especially sa African lovebirds, maganda siyang gawing business. Kasi tayo sa Philippines, sa Pilipinas, isa tayo sa mga nag-export ng ibon sa other countries in Asia. Member kayo ng mga bird keeping na group sa Facebook, siguro yung karamihan sa inyo familiar na meron tayong buying. Merong mga namumuhunan, magbabayang sila ng mga ibon, tapos sila na yung nagsusupply sa ibang bansa through export. Nung time na yun, maganda kasi napakataas ng demand ng ibon, tapos napakagaling din ng mga Pilipino magparami ng ibon. So nung time na yun, talagang boom na boom yung industry ng bird keeping. Paraming mag-iibon, talagang ang laki ng pera ang pumapasok sa Pilipinas through export ng African lovebirds. Kaso, syempre, hindi laging nasa mataas or nasa magandang season ang larangan na ito. So kung ikaw, alam mo sa sarili mo na passion mo talaga itong pag-aalaga ng ibon, then maybe ito yung maganda rin business para sa'yo. Maganda rin siyang pagkuhanan ng income. Para hindi tayo malayo dun sa topic natin, may dalawang klase kasi na approach sa business dito sa pag-aalaga ng ibon. Number one,
yung mag-aalaga ka ng mga high mute na magaganda talaga na matataas din ng value in hope na maparami mo sila at makapagbenta ka ng mga high-end din na ibon. So, ang market mo doon sa ganun, syempre, yung mga may kaya, yung mga may pera. Usually kasi, kapag bumili ka ng mahal na ibon, mahal din yung mapoproduce mo. Quality rin, kumbaga. Kung mga high mute yung nabili mo, high mute yung mapoproduce mo, medyo maganda rin yung presyo na makukuha mo kapag nabenta mo sila. Doon naman sa other side naman, meron naman yung tinatawag na doon sa... Meron namang mga bird breeder o mga enthusiast na ang alaga nilang ibon ay yung mga normal lang. Yung mga karaniwan na pangmasa. Medyo mas malaki yung target nila na market dito. Especially ang target nila yung mga pet shop. Sila yung mga nagsusupply sa pet shop. Sila yung mga binibilan ng mga newbie kasi mas mura yung alaga nilang ibon, mas basic. So medyo mas malaki yung target market nila dito. Oo, mas maliit yung income nila per ibon. Pero kung kaya mong mag-produce ng maraming ibon at kaya mong mag-supply sa maraming pet shop, hindi na rin siya nalalayo sa pagbebenta ng konting ibon na high mute. So kung kaya mong mapag-supply sa maraming pet shop, mapagbenta sa maraming tao, sa masa, yung mga kayang i-afford lang ay murong ibon, marami kang kayang bentahan para ka na rin nagbenta ng high mute. Doon sa high mute kasi medyo mas maliit yung market niya, no? Kasi hindi lahat ng mga nag-iibon, especially mga newbie, hindi lahat kayang mag-afford nung high-end or high-mute na ibon. So ayun yung mga opportunities na pwedeng pasukin dito sa pag-aalaga ng ibon. Yung una, kagaya nung na-discuss ko earlier, yun yung pagbebenta ng high-mute or high-end na ibon. The other naman is yung pagbebenta ng pag-aalaga at pagbebenta ng mga normal or mga basic na mutation. Pero mas malaki yung market mo. Mas marami kang mabibentahan. Kung gusto mo naman yumaman, true bird keeping, medyo hindi siya ganun ka-feasible. Kasi, unless ikaw yung mga, isa ka dun sa mga OG, yung mga matatanda na, yung mga veterans na nag-iibon, yung talagang kilala na. Yun kasi sila, talagang kilala na sila. Naglaan na sila ng sapat na time. No? Sobrang haba, ilang years, decades dito sa industry na to. Naparami na nilang nakilalang tao. Sobrang stable na or sobrang tibay na ng foundation ng bird keeping nila na ha business. Yung mga talagang nauna, sila na yung mga nagka-tribe ngayon. Kasi they paved the way, they paid their dues. Decades of experience na, decades of sacrifice, decades of hard work. Then ngayon, kung makikita nyo sila na, uy, ang yaman na nitong mga to. Hindi yun in one snap, no? hindi yun biglaan, hindi yun instant. Talagang pinaghirapan nila yun. Naglaan sila ng napakahabang oras para mabuild yung brand nila, saka para mapataas yung reputation nila as a bird keeper. Kaya kung ikaw ay newbie or hobbyist, na talagang passion mo to, siguro right now kung gagawin mo siyang business, hindi mo siya pwedeng gawing soul na business para buhayin yung pamilya mo. Siguro in a way kaya, no? Pero kung gusto mong yumaman, no, pagpatayo ka ng mansion, maybe not. Pwede siyang gawing business, no? Makapag-provide siya ng enough para sa family mo, depende sa lifestyle mo. Pero kung gusto mong yumaman through sa pag-iibon, medyo mahihirapan ka. Kailangan mo na sobrang daming resources. Pero regardless, possible siya. Disclaimer lang sa mga nanonood, itong video na ito ay hindi ko ginawa para i-promote or i-influence kayo na pumasok sa bird keeping business. Ako kasi talagang advocate ako lagi ng bird keeping hobby. May mga tao lang na talagang may mga kahabi tayo na naisipan nilang gawing business to. Masaya ako para sa inyo. Hindi ako against sa inyo, mga tol. Talagang mabuhay kayo. At I wish you all the best. Sana dun sa mga nagbi-business ng mga ibon,
sana nasa inyo pa rin yung pagmamahal sa mga alaga nating ibon na nasa inyo dati nung nag-uumpisa pa lang kayo. Kasi ako talaga, pinopromote ko talaga yung hobby muna bago business. Kaya ako, pinopromote ko talaga yung mga hobbies talaga na passion talaga nila yung pag-aalaga ng ibon. Makikita mo talaga sa kanila na passion talaga nila itong pag-aalaga ng ibon kagaya ko. Ako kasi mga kahabi, disclaimer lang, hindi ako talaga, hindi ko to business. Hobby ko lang talaga to. Actually, bumibili pa nga ako ng ibon eh. Sa mga kakilala ko, pag mayroon ako nakita online na maganda, binibili ko. Sa mga inalagaan ko na to, wala pa ako nabenta sa totoo lang. Pero syempre, eventually, pag sobrang dami lang nila, hindi ko naman pwedeng ikip lang sila na ikip dahil dadami lang sila ng dadami. Siyempre, para ma-share ko din yung mga magagandang ibon na naiproduce ko, magbibenta rin ako eventually. Kasi itong bird keeping hobby, kailangan talaga pagmamahal sa ibon. Hindi ka pwedeng basta-basta lang pumasok na gusto mong nabaltaan mo na malaki ang pera sa pag-aalaga ng ibon, papasukin mo na dahil may puhunan ka. Hindi ganun. Ini-encourage ko kayo kung talagang passion nyo to, kung talagang mahal nyo tong pag-aalaga ng ibon, siguro maybe this is a good business for you, no? Dati lalo na sa African lovebirds, talagang napakataas ang demand dati. Ewan ko lang ngayon dahil medyo hindi na ako, actually wala na akong balita sa African lovebird industry. Iniwanan ko na yung mga alaga akong African lovebirds, nagpalit na ako dito sa Parakeet. Kasi dito sa Parakeet, mas na-enjoy ko yung pagiging hobbies. Dito kasi walang pressure yung kung makabenta ka o hindi. Tsaka mas ano sila eh, mas madali sila i-maintain kumpara sa African lovebirds. Mas low maintenance sila. Kaya ako, isa rin sa mga reason kung bakit nagpalit ako ng alagang ibon. Kasi dito sa pag-aalaga ng Parakeet, wala siyang pressure. Talagang na-exercise ko yung pagiging hobbies ko, no? Kasi talagang mahal ko tong ganito eh, mahal ko tong pag-aalaga ng ibon. Kung maaari, kung talagang marami lang akong pera, di ako magbenta ng ibon, talagang mag-aalaga lang ako. Sabi ko nga sa asawa ko, pag ako tumama sa loto ng dang-dang million. Minsan kasi nag-daydream kami eh. Iusap kami ng asawa ko, paano pag tumama kami sa loto? Ako sabi ko, pag tumama ako sa loto, mag-aalaga na lang ako ng ibon. Na di na ako magkatrabaho, mag-aalaga na lang ako ng ibon. Ito na lang yung gagawin ko. Talagang hobby. Siguro mamimit mo ako personal, talaga mararamdaman mo yung passion ko talaga dito sa ginagawa ko. Sa mga nag-aspire na mga kapwa ko hobbies, sa mga nag-aspire na gawin nilang business itong larangan na ito, sana mahalin nyo yung mga alaga natin kagaya ng dati nung time na hindi pa natin sila napagkakakitaan. Sana talagang lagi nyong mahalin yung mga alaga nating ibon. At sigurado in time, susuklian din nila yung pagmamahal na binibigay natin sa kanila. So sa mga kagaya ko na bird keeper, regardless kung anong plan nyo or kung anong motive nyo sa pag-aalaga ng ibon, as long as binibigay nyo sa mga alaga nating ibon yung pagmamahal na they deserve, sigurado ibibigay din nila yon pabalik sa atin. At sigurado akong magkatagumpay tayo sa lahat ng mga pangarap natin sa lalo na sa larangan ng bird keeping. So that's it for this vlog mga kahabi. Sana may napulot kayong aral or napulot kayong fresh perspective sa video na ito. Kung nagustuhan niyo itong video na ito, please like the video. At kung meron kayong questions, suggestions or shoutout, please leave a comment in the comment section. And please subscribe to my channel for future videos. Shoutout pala dun sa dalawa kong matalik na kaibigan, kay Ferdy and kay Denmark. Shoutout sa inyo mga pre. Shoutout din nga pala kay Sir Richard Tolentino at sa buong Tolentino family. Shoutout din nga pala kay Sir Dran Reb Malikdem at sa kanyang wife na si Ma'am Honey. Sir Ma'am, God bless po at maraming salamat po sa palaging panonood at sa suporta. Shoutout din nga pala kay Sir Ed Warren Wilingko ng Santa Cruz, Laguna. So that's it mga kahabi. Magkikita-kita ulit tayo sa susunod pa ng mga video. Maraming salamat sa suporta. God bless sa inyong lahat.